Abot hanggang dibdib naman ang baha sa ilang bahagi ng kabanatuan sa Nueva Ecija. At para sa detalye, may ulat on the spot si James Agustin. James? Rafi, baha ang iniwan ng Bagyong Pepito sa ilang barangay. Dito yan sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija. Pabugso-bugsong pagulan ang naranasan sa Kabanatuan City kagabi. Nagpatuloy ito hanggang bago mag-alas 2 na madaling araw. Umapaw tuloy ang sapa kaya binaha ang ilang barangay na nasa mababang lugar. Sa barangay San Juan Acfa, hanggang tuod ang lalim ng baha sa bungad at umaabot pa sa dibdib sa ilang bahagi ng kalsada. Gumagamit na ng plastic boat ang mga barangay tanod para maisa kaya mga residente. Apektado rin ang ibang barangay tulad ng Imelda at DS Garcia. Dinala rin sa highway ang ilang tricycle at mga sasakyan. Pinasok ng tubig ang unang palapag ng mga bahay. Sanay na raw mga residente sa ganitong sitwasyon tuwing malakas ang buhos ng ulan. Ang iba ay lumikas sa kanilang mga kaanak. Medyo malalim na po. Gano'ng kalalim? Mga ano po, mga dibdib. Depende o, pag yung talagang di na kaya, ligis na po kami. Ngayon pa lang po tumataas yung tubig. Pag mamaya po yan, mataas na po. Sanay na po kami sa ganun. Mabilis kasi yung tubig na nanggagaling sa taas, doon, yung pagbaba nun, baka hindi pa ito yung tubig na inaasahan natin, baka tumaas pa ito. Samantala, Rafi, ito yung sitwasyon ngayon dito sa bahaging ito ng barangay San Juan Acfa. Mas tumaas pa yung tubig kumpara kaninang umaga at ito daw yung nanggagaling sa bundok at ipambambayan nitong lalawigan. Nagsisilbi kasing catch basin itong Kabanatuan City. Nagdagdag na ng bangka itong City Disaster Risk Reduction and Management Office para magamit din nitong mga residente. Bukod pa doon sa ginagawa nila mga salbabida na yan na nakikita nyo na nilagyan ng batsa. Para makasakay din dyan yung mga residente. Samantala, may mga inilikas na pamilya mula sa barangay Riz de Liz na naninirahan naman sa gilid ng sapa. At sa mga oras na ito, dito sa bahaging ito ng Kabanatuan City, ay maayos naman yung panahon. Yan muna yung latest mula rito sa Nueva Ecija. Balik sa'yo, Rafi. James, ano yung mga pangangailangan ng mga binanggit mong nag-evacuate ng mga residente? Yung karaniwan na Rafi na kanina natanong natin ano yung mga social worker na nandoon, meron naman mga relief goods na ibibigay dun sa mga residente. Pagdating dun sa mga health protocols dahil ngayon ay pandemya pa rin naman ay nasusunod naman. Ang nagiging sistema, Rafi, na ginagawa dun sa evacuation center ay naglagay sila ng plastic barrier dun sa covered court. Ngayon, binuksan din yung mga classroom doon sa eskwela kung saan lumikas yung mga residente para hindi dikit-dikit yung mga pamilya. Doon sa pangangailangan, may ilang mga residente na hindi naman nawalan ng mga kanilang mga gamit ano, dahil sanay na rin naman daw sila sa ganitong sitwasyon dahil yung barangay na yon dito sa Kabanatuan City ay palagi rin daw binabaha kapag masama ang panahon. Rafi? Bukod dyan sa baha sa iyong kinaroroonan, James, meron ba mga major thoroughfares na hindi madaanan dahil sa baha, James? Etong nasa likuran ko, Rafi, kalsada ito no, patungo doon sa iba pang mga barangay, boundary ng barangay. Sa tunayan, tatlong barangay itong apektado na ito. Kaya yung mga tricycle na bumabiyahe dito, inakyat na muna dito malapit sa highway. At hindi sila makabiyahe, papasok doon sa loob. Talagang ginagamit na muna nila ay etong mga ginawa nilang salbabida na mayroong batya, pati etong mga bangka ng lokal na pamahalaan, Rafi. Pero so far, James, yung mga main highways na lumulusot patungo sa ibang probinsya, possible naman sa ngayon, James? Yes, Rafi, possible naman. Ano, meron lang mga talagang mga mabababang lugar tulad nitong kinaroroonan na natin na binaha dahil ito yung mga malapit sa sapa. Pero naman yung mga highway patungo sa ibang probinsya galing dito sa Nueva Ecija, nadadaan na naman yan at hindi naman nagkaroon ng pagbaha. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin.